Mga Kawikaan ni Solomon, Chapter 6. Anak ko, kung ikaw ay mananagot para sa iyong kaibigan, kung ikaw ay nakipagkasundo ng iyong kamay sa isang estranghero, ikaw ay nasilo ng mga salita ng iyong bibig, ikaw ay nahuli ng mga salita ng iyong bibig, gawin mo ito ngayon, anak ko, at iligtas mo ang iyong sarili, ikaw ay dumating sa kamay ng iyong kaibigan. Humayo ka, magpakumbaba ka, at siguraduhin mo ang iyong kaibigan. Huwag mong bigyan ng tulog ang iyong mga mata, ni antukman ang iyong mga taluka. Iligtas mo ang iyong sarili na parang usa sa kamay ng mga ngaso, at gaya ng ibon sa kamay ng manghuhuli. Umaroon ka sa langgam, ikaw na tamad, isaalang-alang ang kanyang mga lakad, at maging pantas, na walang patnubay, tagapangasiwa o pinuno. Inihahanda ang kanyang pagkain sa tag-araw, at tinitipon ang kanyang pagkain sa pag-aani. Hanggang kailan ka matutulog o tamad? Kailan ka babangon sa iyong pagkakatulog? Kaunti pang tulog, kaunting antok, kaunting paghahalokip-kip ng mga kamay upang matulog. Sa gayoy darating ang iyong karalitaan na parang naglalakbay, at ang iyong kakulangan na parang lalaking may sandata. Ang taong pilyo, ang masamang tao, ay lumalakad na may suwail na bibig. Siya ay kumikindat ng kanyang mga mata. Siya ay nagsasalita ng kanyang mga paa. Siya ay nagtuturo ng kanyang mga daliri. Ang pagsuway ay nasa kanyang puso. Siya ay kumakatha ng kasamaan palagi. Naghahasik siya ng alitan. Kaya't ang kanyang kasakunaan ay darating na bigla. Bigla siyang madudurog na walang lunas. Ang anim na bagay na ito ay kinapukuutan ng Panginoon. Oo, pito ay kasuklam-suklam sa kanya. Isang mapagmataas na tingin, isang sinungaling na dila, at mga kamay na nagbubuhos ng walang sala na dugo, isang puso na kumakatha ng masasamang haka, mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan, isang bula ang saksi na nagsasalita ng kasinungalingan, at siyang naghahasik ng alitan sa gitna ng magkakapatid. Anak ko, ingatan mo ang utos ng iyong ama, at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina. Itali mo palagi sa iyong puso at itali mo sa iyong leeg. Pagka ikaw ay yumaog, ito ang mangunguna sa iyo. Pagka ikaw ay natutulog, iingatan ka nito. At kapag ikaw ay nagising, ito ay makikipag-usap sa iyo. Sapagkat ang utos ay ilawan, at ang batas ay liwanag, at ang mga saway ng turo ay daan ng buhay, upang ingatan ka sa masamang babae, mula sa pambobola ng dila ng kakaibang babae. Huwag mong pagnasaan ang kanyang kagandahan sa iyong puso, nihayaan kang kunin ng kanyang mga taluka. Sapagkat sa pamamagitan ng isang pokpok na babae, ang isang lalaki ay dinadala sa isang kapirasong tinapay, at ang mangangalun niya ay hahanapin ang mahalagang buhay. Makakakuha ba ang isang tao ng apoy sa kanyang sinapupunan at ang kanyang mga damit ay hindi masusunog? Maaari bang pumunta ang isang tao sa maiinit na baga at ang kanyang mga paa ay hindi masusunog? Ganon din ang sumipin sa asawa ng kanyang kapwa. Sino mang humipo sa kanya ay hindi magiging inosente. Hindi hinahamak ng mga tao ang magnanakaw kung siya'y magnanakaw upang mabusog ang kanyang kaluluwa pagka siya'y nagugutom. Ngunit kung siya'y masumpungan, siya ay magsasauli ng makapito. Ibibigay niya ang lahat ng pag-aari ng kanyang bahay. Ngunit ang nangalun niya sa isang babae ay walang unawa. Ang kumagawa nito ay sumisira ng kanyang sariling kaluluwa. Isang sugat at kahihiyan ang matatamo niya, at ang kanyang kadustaan ay hindi mapapawi. Sapagkat ang paninibugho ay ang puot ng isang lalaki, kaya't hindi siya magpapatawad sa araw ng paghihiganti. Hindi niya isasaalang-alang ang anumang pantubos, ni hindi siya makukontento, bagaman ikaw ay magbigay ng maraming regalo.